Good night po, mga ka-listeners organist. Ang topic po natin ngayon ay pinamagatang gustong magpatanggal ng petroleum jelly na ininject sa Junjun. Ayan, ang topic po natin ay galing po doon sa comment ni Sir Robert Jamilo. Magandang gabi po sa iyo, sir. Sana ay nanonood ka po at ngayon ay sasagutin ko po directly ang inyong katanungan. Basahin ko po muna, ka-listeners, mga ka-listeners, ang tanong ni Sir Robert. Sabi po niya, yung sa akin po, ma'am, gusto ko na pong ipatanggal. 8 years na mahigit ito. May expiration po ba ang pag-inject po? Well, yun nga po, no. Sir, at sa lahat ng mga nanonood na may ganitong mga ginawa or condition, ang petroleum jelly or vaseline po ay isa po itong unsafe na practice, yung pag-i-inject po ng petroleum jelly or vaseline dun sa mismong ari ng lalaki, yung mismong pinakaloob ng balat. Hindi po ito safe. Dahil ang petroleum jelly po ay isang foreign body or toxic sa atin, sa loob po ng ari na ininject. Ito po ay nagdudulot po ng infection, nasisira po yung laman, yung ugat, okay? Pati po yung balat, pwede pong masira dahil isa po itong hindi tama na inilalagay. May mga chemical po yan na pwede magdulot po ng infection. Pwede rin po ito magdulot ng allergy. Okay po? Pwedeng masira yung mga nerves. Ganun din po yung tinatawag na phimosis. Yung hindi mo ma-retract yung pinakabalat po ng ulo ng Junjun. Ganun din po, nagdudulot po ito ng matinding sakit. Sakit dun sa mismong site. At nagdudulot din po ito ng pamamaga sa balat ng ari. Pagdating naman po sa larangan ng mga mag-asawa, yung pakikipagtalik, pwede magdulot po ito ng difficulty sa pakikipagtalik, katulad ng erectile dysfunction o hindi na talaga tumatayo ang Junjun. Pwede rin magdulot ng iba't ibang ng mga sugat-sugat din dun mismo sa katawan, pinakakatawan nito. Ganun din po, necrosis or pwedeng mamatay yung balat, yung magkaroon ng tissue damage or muscle death or pwede magdulot po ng pagkamatay ng tissue na matatagpuan po dyan sa mismong Junjun. At ganun din po ay pagkakaroon ng nana at napakarami pang mga iba't ibang komplikasyon. Kaya sa lahat po ng mga kalalakihan na gustong magpa-inject or nagtatanong, saan ba pwedeng magpa-inject, ma'am? Ma'am, nag-i-inject ba kayo, ma'am? Ma'am, saan ba kita pwedeng imit? Hindi po ako nag-i-inject. At saka po, hindi ko po pre-promote ang ganitong practices. Kasi po, hindi nagbibigay po ito ng samut-saling komplikasyon. Kaya pagdating sa private part ng mga kalalakihan. So, kay Sir Robert Janilo, ang advice ko po sa iyo, sir, ay as soon as possible, sa lalong madaling panahon, magpa-check up na po kayo. Kahit sa mga general physician, pwede na po. And pwede po silang mag-refer or mag-reseta ng mga gamot na pwede ninyo i-take o kaya ng mga ultrasound or mag-request po sila ng mga laboratories na pwede po ninyong pagdaanan. Okay po? At ganoon din po, pwede nila kayong i-refer sa mga urologist or mga surgeon na nagre-repair ng mga private area ng mga kalalakihan. Okay? Urosurgeon. Urologist po kasi sila yung mga doktor na expert pagdating sa ayan, sa reproductive system po ng mga kalalakihan. Ganon din po sa urinary system. Pagdating naman po, ma'am Liz, wala po akong pera. Paano kaya yun? Paano ako magpapacheck up? Wala akong pambayad sa ospital. Ayan. Mga ka-listeners, ano ba ang mas mahalaga? Yung pera o isave
yung inyong body part, yung organs po ninyo. Syempre, mas mahalaga po yun na masave muna yung function ng inyong mga ari. Ano ba yung function? Ano ba yung gamit ng ari? Ang ari po ay ginagamit para maayos po kayong makaihi para sa pakikipag-contact or sexual contact sa inyong mga asawa. Para kayo magkaanak, napakahalaga po ang role po niyan. Yan po ang una ninyong isipin, okay, mga ka-listeners. Tsaka na yung pera. Kung gusto niyo naman po, is pwede kayo magpa-check up sa mga public hospital. Yung malalaking hospital na meron pong mga tinatawag na mga malasakit center or mga offices na kung saan pwede kayo makahingi ng tulong para yung gamutan po ninyo or yung hospitalization po ninyo ay pwede kayong malibre. Ayan. Ayan po ha. Tandaan po ninyo. Lagi kong sinasabi na prevention is better than cure. Huwag po kayong gagawa ng anong bagay na makakasama sa inyong katawan. Okay po. Isa po dito ang pag-i-inject ng kung ano-ano sa inyong mga ari para lumaki, para magumanda daw, ganyan, kung ano-anong dahilan. Okay? Never po. Tsaka, kadalasan kasi sa mga nag-i-inject, hindi naman po mga license na mga doktor. Kakilala lang na gumawa, nag-inject, pumupunta na sila kung saan, doon. Okay, paano kung, in fact, hindi malinis yung mga ginamit na materials, mga hiringgilya, okay? Huwag nating ipagsapalara ng atin pong mga ari, or ang inyong mga ari, or yung buhay po ninyo, lalo na. Kasi, mahal ang magpagamot, ganun din po. Ang buhay natin ay isa lang. Okay po? Huwag na huwag mag-i-inject ng mga kung ano-anong mga foreign bodies sa inyong mga ari. Po. So, hanggang dito na lamang po at salamat po sa panonood. Please like, share, and subscribe naman po at mag-comment po kayo mga ka-listeners. Sana ay panoorin nyo rin po yung mga dati ko pong vlog about dito sa petroleum jelly injection. Thank you so much po and ingat po kayong lagi. Love you!